Magsasagawa ng Maritime Cooperation Activity o MCA ang Pilipinas kasama ang Amerika, Japan, Australia sa ating Exclusive Economic Zone para pagtibayan ang regional at international cooperation. Sa isang joint statement ng apat na bansa, sinabi ng mga defense chief na ang gagawing maritime activity ay bilang suporta sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Paraan ito para mapagtibay at ang makapaglayag na malaya at magkaroon ng respeto sa ating maritime rights sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o kaya ay UNCLOS. Ayon sa U.S. Department of Defense na ayon sa international law, pati sa domestic laws ng mga kalahok na bansa. Idiniidi ng Amerika, Japan at Australia na legally binded at dapat sundin ang 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award. Ayon naman kay Gilberto Chidoro ng National Defense ng Pilipinas, umpisa pa lang ito sa serya ng pagtutulungan at kooperasyon, aniya, mga peace-loving people ang apat na bansa. Sabi ng DND, apat na barko ang naglayag ng apat na bansa. Limang barko ang maglalayag para sa Maritime Cooperative Activity. Ang BRP Gregorio Del Pilar, ang BRP Ramon Alcaraz ng Pilipinas, USS Mobile na literal na combat ship ng Amerika, HMS Warramunga na tribal class destroyer ng Australia, at JS Akimono na destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Sabi ng DND, hindi dapat maging dahilan ang quadrilateral para lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi ko maibibigay yung exact na grid coordinates, ano, but it will be within our EEZ in the West Philippine Sea. And they will go from south going to the north, encompassing the boundary of West Com and Arnold Com. Samantala, nagsagawa naman ng military talk ang China at US sa Honolulu. So okay, maganda yan na meron silang peace talk. Sa ulat ng Reuters, napag-usapan kung paano magsasagawa ng ligtas na military operation ang dalawang bansa sa South China Sea. Binalikan ng mga nakalipas na insidente at tinalakay kung paano mapapanatili ang kaligtasan at pagiging profesional sa karagatan. Bago ang military talk, nakausap na ni US President ang China at napag-usapan nila kung paano maging maayos ang tensyon sa South China Sea. So hanggang dito na lang muna at sundan ulit natin ang mga susunod na mangyayari tungkol sa Maritime Cooperative Activity. Comment lang po kayo sa baba at huwag nyo na rin kakalimutan na mag-like, subscribe at i-share nyo na rin ang ating video. Kasisiyarin po namin ang pag-follow nyo sa ating FB page. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po and God bless.